Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Daniel. Panginoon, dakila ang kapangyarihan ng Diyos na lagi tapat sa umuwi sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala ka kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kaulisan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpakayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay lagi na sa matuli at kami ay lagi na sa kasamaan. Tulad ngayon, ang buong Buda, Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinago sa iyong ipanglako dahil sa pagkaksilan sa iyo. Kami po ang aming mga hari, pinuno at aming mga magulang ay lagi nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagkatawag sa kadala na lagi namin pagsalansa at pagsuway sa mga utos na ibinigay niyo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, ang hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kami mga alam sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ang mahabag sa mga tingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, ang hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoon,
Kami menyebutkan untuk memakamkan para tupa sa iyong kasunan, magpupuri lagi, magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon na aming hindi patawad sa kalaman. Sumayon na po ang mga. Buksan mo, justice, katarungan, kaya
mungkin juga ya sekarang apa sahabat kerja ya nyung paman payah kali ini kan ay ginagamit ng tao na kaya nasa India kasi pinaghirapan ko yan. Pero huwag namin kalimutan na magpaloob sa mga bagay kahit hindi ilang rapat-rapat. Eh, at yun ay gawa ng awa. Gawa ng awa. Kumisan ko kayo mga Pilipino, may tayo kumisan people at your service. Ay kumisan ay pinakalabas na na kaya ko pinigay sa iya ay awa, awa sa iyo, pero kusin hindi naman talaga awa talaga naman deserving bahagi ng pagkilos kaya pagkakalabas ako lang sa atin makita ko natin kaya kinakailangan din tingnan natin kung ano ang talagang nararapat kung kalimbawa ng pagbibigay ng usaho at isgalkwaran sa talo kung ang ibinibigay ng usaho sa iyo ay yung minimum wage that is just kung ibinibigay ng usaho sa iyo ay below the minimum wage na itinakda ng gobyerno natutusin pwede makita na yan ay injustice pero kung alipawas na ayon na ito lang yung tayo ko pero tinanggap pa rin ng tao kasi ako magkatrabaho yan ayon na below the minimum wage mo. Hindi siya yung maawa sa iyo. Kasi tinanggap mo yung trabaho kahit na hindi siya ngayon sa ang sahod na kanyang tinatanggap sa ayon sa kanyang trabaho. Pero kung sakali naman ibinibigay mo yung minimum wage at dinagdagan mo pa ang ating usahawan mo plus ganito. Halimbawa, dinagdagan mo lang 100 yung sa minimum wage. O, yung 100 yun ay awa. Yun ay awa. Sa pagkakas, hindi mo na dapat, hindi naman yung nangihingi ng batas na ibigay mo. Pero, gusto mo ibigay sa kanya. Yun ang maliwanag ng awa. Yung 100 lang. Kasi yun ang 100 ang sumobra. Kaya, kami na kung saan ay kinakadaan din maging maliwanag sa atin. Pinatawag ko ng ating awa. Kaya, magbibigay kaya, hindi dahil sa iyo'y karapat-dapat. Ibinigay mo yan dahil hindi siya karapat-dapat. Pero dahil mo gustong ibigay, yun ang awa. So yung awa, ay hindi nakadepende sa ibigyan. Nakadepende sa nagbibigay. Depende yun sa nagbibigay. Yung pangalan ng Jesus ay halin maging mahabagong tayo maging mahabagong tayo hindi depende sa binibigyan kundi dahil depende sa ato na nakuha ng walid
Yung pagiging mahabagi, yung pagyayari na kung sa iyo, maging mahabagi kayo bayan ng inyong Ama, ng ating Diyos, ng ating Diyos. Kaya mo ang kaligtasang bulat ng Panginoon sa Kristo ay out of God's mercy. Kasi hindi naman, hindi namin karapatan na tayo ang iligtas ng Diyos. Minarapat ba ang Diyos? Ganun ang awa ng Diyos. At sana po ay makita natin ito lalo lalo na sa mga sakramento. Sa mga sakramento. Pakinabangan natin itong awa ng Diyos. Lalo lalo na po para sa March 7 sa kumpisal at bayan na maramdaman natin ang kanyang walang hanggang awa. Palagi siya nagpapatawad sa pagkakasala ng sangkatauhan, ng pagkakasala natin. Ay ganyan yung hamon na kung saan yung pinamamanilisan ng mga kapatid. Ang maging makabagi katulad lang sa Ama. Kung isa mayroon tayong reservation kasi ayaw natin maging mahabag kasi baka tayo ay abusuri. Turuan din natin. Turuan din natin. Na pakinabangan nila yung pagiging mahabag natin. It's not because dahil sa nakapasa nito sa kanila, ngunit dahil ito ay nakapasa sa atin. Sabagat, hindi naman malaking tayo naroon para magbigay sa kanila ng awa. Mabuti mo nga malaking lang makakaharap ay ang mga taong mawahin. Di ba paano kapag ang makaharap nila yung katulad nila na walang iya? So, bahagi mo na kung saan ay hindi nila papakinabangan. Kaya, sana po ay maging bahagi nito ng aming patuloy at hindi ito yung magiging hanggang upang huwag natin iparamdam ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos. So kung mayroon tayong pagkakataon na ipakamit ang pamamaraan na tayo makatulad sa pagkahabang ng Diyos, ay ipakita natin. Ipakita natin. At yung punawa yung maging baliwanag ko sa atin na tayo inahilahan ng Diyos natin maging mahabagi katulad ng ating awang na salamat. At yung pagkakabang natin ngayon, hindi nakadepende sa tao. Kasi magpapinulungan nga, ay nakakaawa. Okay. Dapat, inulungan ko kasi, naawa ako. Naawa ako sa kanya. Hindi sa bagay. Nagkalap siyang kaawa-awa. It could help us para siya ay maawaan kung yun yung pagkita na pagkilala natin. Pero, the power to give the mercy of God ay wala doon sa binibigay na ayon sa nagbibigay.
Maaaring hindi naman yung huwag na kalimutan kasi may mga pagkakataon na kaya nagbigay kasi naawa ka, kasi naloko ka. So, kung sa ako lang naloko ka, dapat pa rin naliwa yung sa'yo kasi bigay ko yun. Niloko man ako, hindi. Ako ang naawa. Kung siya ang huwag kanyang pamaparapan ng lamang may parang naloko, mahala na siya. Pero kung tayo ay naloko lamang at later on tayo ay nanginayon sa ating ibigay ng Ama, hindi yun ang galing sa atin. Yung aming pagpaawa ay alin ay kung tawagin po natin ay induce na nagtatawa ng nanonoko sa atin. Ay, okay, Lord. Pero sana kapag tayo ay naawa, huwag namin palimutan na manonoko na ito kundi maliwagan sa atin ngayon at ito. Itong bigay ko ngayon. Out of my mercy. Out of my mercy. So, hindi na masakit. Kung sakali man ito ay lukuhin. Kasi maliwanag sa iyo na yung pagbibigay sa iyo, yung pagbibigay mo sa kanya ay out of your mercy. Hindi. Hindi kalapang na dito. Na yung pagbibigay mo ay out of your mercy. Kaya, kung talaga maliwanag sa atin ang ating tulong ay out of God our mercy. Let us make it a rule. Dapat may lugar na. Ito ay tayo na ang lukuhin ko. Ang ginagawa ko ng ngayon. Gawa. Ito ay gawa ng aking Ama. Lumuhin ba na ako ulit? Sana po maliwanag na sa akin. Kasi bakit? Yun ang Ama. Yun ang Ama. Hindi ka lang nadala. Hindi ka lang naloko. Kung ikaw ay nagbigay, gawa lang ang ikaw ay naloko. It might not be a genuine. Show of mercy. Kaya ito yung dalawin natin sa nakalakas ng kapal. Mahirap tumulad sa Ama ng Ama. Pero dahil sa sinabi ni Jesus at dahil ang kalimitan ng kapaliwan natin ay gawa ng Ama ng Diyos. Huwag natin ipagmarapot ito rin sa iba.
Ang pinapalitan ng Diyos ay ang mga kanisang tahanan ng mga
Kami nagpapasalamat at ganoon na naman tinanong siya ng mga para pag-ibig sa iyo. Hindi sinasama na ang kami magsasari-sari sa kawalan ng Holy Cristo. Ang mga buklog sa pagkakalisan sa pamamagitan ng sinibig sa ato. Ama, binabi mo ang isipan na lalang sa buong ng Diyos sa sinong kami sa pag-ibig. Kayo sa Pansos, ng Diyos-Ventura. Anak ka ng kapalaan. Lalaan sa iyo ng mga kapatid na nangyayos. Makipatakot sa iyo ng mga buhay na hindi na lahat ng mga umalaw. Tawa ang mga patuloy sa mga kalungan at tawa ang mga pangkat lahat na makasali sa iyo ng mga nakagkay sa mga hangin ng mga nila ng Diyos. Isa na siya ng kanyang esposo. Na mga apostol, isa na mga lahat ng mga banal na mga kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag na naman ng pag-upulit sa gara naman siya. So ang magiging naman na ang aming Panginoon. Ang sasasya. Sa pamamagitan ng Kristo, nasakan ng sa kanyang lahat ang panangang pag-upulit sa iyo. Diyos sa mga kapag-upulit, kasama ang Espiritu sa ako, magpasama na ang Diyos. Amen. Upang aming mahabagin tayo sa tulad ng ating mga
Maria ay nagbuhay,
patuloy ng mga balisak niya. Pag-ibig at awa ng Diyos. Salamat, Diyos.